Hello mga ka-pixie, hello Far Science. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinipixie Tarot. Ito ang ating mid-month kapalaran para ngayong August 16 to 31 mga ka-pixie. Again, ito yung para sa Far Science, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga ka-pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Meron tayong dalawang set ng decks dito guys. Itong gagamitin natin para sa main energy nyo. Tapos ito naman yung sa additional energy na pwede nyo ma-experience ngayong second half ng August. Combination ng positive and negative energy mga ka-pixie ko. Ayaw nyo ng negative reading, huwag yung panoorin yung video. And general reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi. Okay, so mag-start tayo dito. Shuffle muna natin siya mga ka-pixie. So, kakamatin natin mga ka-pixie yung energy ng wands bilang ang fire sign ay nare-represent ng wands sa ating tarot at mga ka-pixie. And habang sinashuffle ko siya, inform ko lang kayo na open na yung ating exclusive membership program dito sa ating YouTube channel. Sa lahat ng gustong mag-join mga ka-pixie, click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button guys. Para magkaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation, para matuto kayo mag-manifest so that you can be, do, have anything that you want in your reality using the power of your subconscious mind and law of attraction. Join kayo guys, ang gaganda ng mga videos dun. So, hinahanap natin yung King or Queen of Wands, guys. Ayan. So, fire signs kayo ay nare-represent ng Queen of Wands sa ating spread. Wow! Alright! Napakaganda mga ka-pixie ng reading ng energy para sa ating fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, no? Definitely guys, ito may kinalaman swerte. Okay, may kinalaman sa swerte mga ka-pixie. You will experience luck, good fortune ngayong August, second half ng August, no? So, yung mga hindi naniniwala sa swerte pag August, no? It's about time that you change your beliefs mga ka-pixie, kasi sinasabi nila pag ghost month. It's a traditional Chinese belief no, na sinasabi kapag ghost month, kesyo mahina yung benta, mahina yung ganito, ganyan-ganyan. It's a belief mga ka-pixie, and you can definitely change your belief, change your perception, and change your reality, no? Depende sa belief nyo, sa belief system nyo mga ka-pixie. Pero in your case mga ka-pixie, no, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, may swerte kayo ngayong second half ng August 2022, no? Bibigyan kayo ng another chance ni universe para magtamasa kayo ng financial stability and security. May mga changes, may mga pagbabago magaganap sa inyo mga ka-pixie. Ibibigay sa inyo yung rewards, no? We have the Magician here and the Seven of Pentacles energy mga ka-pixie. Ibig sabihin nito, ina-amp sa, ayan o, magkakatabi pa sila, grabe. Ina-amp ni Magician, sabi ko sa inyo guys, kapag si Magician ang lumabas, ina-amplify niya or parang binuboost niya, no? Parang binibigyan niya ng power yung surrounding energies na nakapaligid sa kanya. And ang binibigyan niya ng energy right ng mga ka-pixie is yung energy ng second chance para sa inyo, no? Yung mga second chances ni universe, second chances, second opportunities para maranasan mo yung swerte sa buhay mo and matanggap mo yung mga rewards na para sa iyo mga ka-pixie. Okay, so this is all about money energy mga ka-pixie. Okay, and this will definitely bring not only financial abundance, security, and stability sa iyo, pero harmonious relationship din with other people, especially with your family. Kasi in your case mga ka-pixie, kapag naging swerte ka, swerte, magiging swerte rin, no? Parang para kayong tumama sa loto guys, no? Parang magiging masaya din lahat ng tao sa paligid nyo, especially kapag ka nagsasucceed ka sa iyong financial and divorce mga ka-pixie. For some of you mga ka-pixie, no, there's a room for celebration para sa'yo ngayong, as in magiging masaya ka talaga. Yung iba sa inyo maaaring mag-promote mga ka-pixie, okay? That's why merong celebration na nagaganap or whatever it is na yung iba sa inyo maaaring makakuha ng incentives, kasi very rewarding itong mangyayari sa'yo ngayong second half ng August. Parang nire-rewarding ka talaga ni universe. So there's, syempre pag may rewards, diba, may celebration most of the time mga ka-pixie. Or for some of you maaaring yung opportunity na dumating sa iyo is maano mo rin, yung good fortune na dadating sa iyo is maaring makilala mo rin or ma-meet mo rin through events, no, socialization, ganyan, baka may gathering ka, baka may event na pupuntahan ka, tapos yun yung maging source
ng swerte mo, parang doon manggagaling, maaaring doon manggaling. So, if ever na nakareceive ka ng mga invitation, mga seminar, or whatever, symposium, ganyan, naks. Symposium, ano sa Tagalog nun? Pag kami mga ganong klaseng events, mga kapiksi, at naiimbitahan kayo, i-explore nyo, guys, na wag nyong tanggihan, wag nyong isarado, no? Instead, maging open kayo, no? Maging open-minded kayo. Pumunta kayo sa mga invitation na yun. Pagbigyan nyo, mga kapiksi, kasi baka nandun yung good fortune nyo, guys. Okay? For some of you, maaaring ma-experience nyo rin siya through travel, ganyan. Parang to travel, parang movement, ganyan. Merong kinalaman sa paggalaw, mga kapiksi. So, I don't know, baka mag-travel ka. Tapos, dun ka, habang nagta-travel ka, baka meron kang makilala or may mamit kang magandang opportunity na magdadala sa'yo ng good fortune, mga kapiksi. The long wait is over, mga kapiksi, no? Parang sinasabi rin dito, guys, that the grass is greener on the other side. So, baka kailangan mong sumilip, mga kapiksi, sa labas ng iyong comfort zone, no? Silip-silip lang. Not necessarily jump, pero silip muna, tapos pag-aralan mo muna, observe, ganyan, kasi baka mamaya nandun pala yung swerte mo, good fortune mo, which is most of the case, ganun talaga, mga kapiksi, no, yung swerte natin nasa labas ng comfort zone natin. Kaya very important na huwag kayong matakot na sumubok ng mga bagong bagay, okay? So, yan yung strongest energies nyo, tingnan pa natin. Mag-ingat din kayo, mga kapiksi, nako, pinag-iingat din kayo, no? Pinag-iingat kayo kasi while it is true na maaari kayong swertehan, mga kapiksi, it is also true na maaari din kayong maloko. With the Seven of Swords and the Devil Energy, pinagtabi pa, guys. So, yung Seven of Swords, guys, ito yung mga energy ng mga scammer, manloloko, dishonest, disloyal, mga backstabber, ganyan. Ayan, oh. So, maaari, and yeah, kasama niya pa yung devil energy, which is a very toxic energy, mga kapiksi. So, mag-ingat din kayo. Yung iba sa inyo, guys, maaaring merong naiinggit. Kasi nga, nananagana kayo eh. Yung iba sa inyo, nananagana, prosperity, ganyan, swerte. Yung iba sa inyo, maaaring pagsamatalahan kayo ng ibang tao na maaaring kakilala nyo rin, guys, no? Lalo na sa business nyo, kung kayo ay nagnenegosyo, mag-ingat kayo sa mga suppliers, ganyan, or just sa mga fake na transactions. Mag-ingat kayo, mga kapiksi. Kumbaga, pinagdodoble, ingat kayo. Matuto kayong mag-filter, matuto kayong magsala, matuto kayong mag-filter, sala, ganun. Kumilatis, yan. Yan yung pinakamagandang salita. Matuto kayong kumilatis na mga kausap nyo, mga kapiksi. Okay, pero aside from that, yun lang yung nakita nating negative energy na lumabas, no? Syempre, kaakibat ng swerte, dapat may kasamang pagsisikap yan, angkop na pag-iingat pala. May tamang angkop na pag-iingat para hindi rin mawala yung mga swerte nyo, mga kapiksi. But definitely, guys, no, the universe is giving you this wealth, good fortune, abundance, grabe. Pagsamasamahin ko na, guys, second chances, manifestation, rewards, mga kapiksi, yan talaga yung mga lumabas sa inyo, no? And financial stability and security and harmony sa buhay mo. Alright? Napakaganda. Sobrang napakaganda ng spread na to, mga kapiksi. Okay? Yung energy na to. So, declare that is yours, mga kapiksi. Be grateful ngayon pa lang, no? Magpasalamat na kayo kasi talagang sobrang uulan ng biyaya sa inyo. Hindi uso sa inyo yung ghost month, mga kapiksi. Hindi uso sa inyo ang ghost month kasi talagang suswertehin kayo ngayong August, second half ng August 2022. Okay? Alright, tingnan natin, guys, kung ano yung additional na influences sa'yo ngayong second half ng August. May mga pampaswerte tayo dito, guys, no? Pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salati, and relationship. Makakatulong yan, lalo na yung pampaswerte, guys, no? Dahil nasa inyo, ayun talaga, oh, swerte yan, guys, no? Nasa inyo yung card ng swerte. Kung di pa kayo naniwala. Taya-taya kayo sa loto, mga kapiksi, baka manalo kayo. Tapos pag nanalo kayo, balaguhan niyo ako, okay? Alright, tingnan natin, guys, kung ano yung additional na mensahe para sa inyo, mga kapiksi. Oops, ayan, oh. Oops. Balik natin. Okay.
Alright, for some of you guys, maaaring may makilala kayo, no? Like I said, may mga socialization kayo na, or event na maaring daluhan, no? So, maaaring may makilala kayo. In terms of love naman ito, mga kapiksi. So, pero feeling ko, ito yung fling-fling lang kasi with this short-term energy, no? And new love. So, maaaring fling-fling lang ito, mga kapiksi. And you may be dealing with someone who is very cold. Parang cold up front, malamig, ganyan. Pero, hard, parang hard to get, no? Pa-hard to get, mga kapiksi. So, may maaari kayong, may makilala na ganyan na maaaring ma-catch yung inyong attention, mga kapiksi, no? Maaaring kakatukyan sa inyo. Pero, I'm, like I said, no? I'm not sensing na ito'y pangmatagalan with this short-term energy. So, maaaring more of a, parang fling-fling lang, mga kapiksi, okay? Kung kayo naman ay single, walang masama, no? Go! Minsan doon, nagsisimula naman sa mga fling-fling. Pero kung kayo naman ay in a relationship na, wag na guys. Okay, mag-focus kayo dun sa inyong mga partner or specific person. Okay? Alright, so yun ang ating overall reading para sa inyong fire signs. Let me know guys if naka-resonate kayo sa messages. Mag-iwan ka ng like and comment sa ating video for energy exchange. Kung gusto nyo malaman yung mga blessings na paparating sa inyo, check nyo itong video na ito mga kapiksi. Baka nandito yung energies nyo. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.